Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates, guys. Hindi to magre-resonate sa lahat kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng fire sign sa mundo. So, kung makaka-relate ka, kunin mo lang yung mga messages para sa'yo. Kasi pwede rin namang hindi ka 100% makare-resonate dito. Okay? Anyway, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang po. Pahit ng notification bell. Ma-appreciate ko yung mga likes, comments, and shares. Maraming salamat po. Kahit po yung heart-heart lang sa ano, comment box. Salamat po. So, let's start your reading for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. For fire sign, please. Aries, Leo, and Sagittarius. One last shuffle for fire sign. Aries, Leo, Sag for fire sign, please. For fire sign, please. Past tayo ha. Past, present, future. Okay, your past energy. You do have choices in the past. In love, meron kang choices. I can see yung iba sa inyo na-discover mo yung regarding sa soulmate with the judgment. Nagising ka sa connection. So, you feel like there's love here pagdating sa soulmate mo at ikaw. And, but for some of you, may kakonect ka pang iba with the two of swords. Pero nakita naman natin na nag-focus ka sa iyong money. And for some of you, naging mas successful ka in the past. Okay? Naging mas, kumbaga, ang laki ng ipinagbago. Especially, mga pandemic. Yung iba pati physical eh. Pati physical na itsura. Nagkaroon ng pagbabago. A lot of manifestation. So in the past, ang daming pagbabago sa'yo. Sa career. Pwedeng yung iba nadagdagan. Yung iba nagkaroon ng changes. Yung iba pati sa physical features mo. Physical na itsura mo. Na bago. Lalo na nung na-discover mo yung about sa soulmate na yan. Nakita natin yung transformation mo. I feel like, nakatulong pa sa'yo. Yung iba sabihin na, parang, paano nakatulong? Eh, may choices nga ako ngayon. Medyo nahihirapan nga ngayon ako. Eh, yung iba sa inyo, kasi na-develop mo yung self-love. Because, na-discover mo that, that itong soulmate na ito is there. Para mas maging, mas maayos ka na person. Na grow ka. Ganun ba? Mga tipong, kahit pa paano, na-realize mo na kailangan pala mas mahalin ang sarili mo. Okay? And yun nga, yung iba sa inyo, nagkaroon ng changes. Okay, so let's move on. Clarify natin to. What's with the judgment? What's with the judgment and the Ace of Cups, please? Okay. The Four of Wands is here. Nakakakita tayo dito ng possible na dun sa connection mo with your soulmate. Nagkaroon ng bond dito. Nagkaroon ng possible na pagkikita. Nakakita tayo dito ng pwedeng pagkakaroon ng stable or stability sa inyo. Sa trabaho or sa anong tawag dito? Sa negosyo, nagkaroon ng partnership. This is something stable. Pwedeng iba nagkaroon ng relasyon or deeper level of commitment sa inyo nitong person mo pagdating sa iyong soulmate. What's with the Nine of Coins and the Two of Swords, please? Okay, for some of you, in the past, we do have here Temperance, a lot of waiting. Nagkakaroon ng paghihintay with the Justice card, Libra energy. May kinalaman sa pagsasabi ng totoo. Like, maybe someone here is not being honest. Kumbaga, kung may decision man na kailangan gawin, kung may choices man, hindi makadecide-decide kasi because of the paano ako magpipili? Paano ako gagawa ng actions? Paano ako ganito-ganyan? Eh, hindi naman nagiging honest. So, I feel like yung iba sa inyo, hinintay si honesty, no, in the past. And I feel like, for some of you, kung may relationship na sa inyo, maybe you're waiting for this person na makipagkita or mag-alok sa'yo ng something like maybe marriage for some of you, pagsasama, or gusto mo nang ilagay sa deeper level of commitment itong inyong connection. So, let's move on to your present moment.
this person, kabaliktaran mo siya. If you are an open person in the past, mas naging open ka, siya naman yung maging, naging tahimik, close, hindi masyadong open. Maybe there's this person na naging advisor or taga-salita or taga-bigay mo lang ng advice. Pwedeng yun yung naging papel niya sa'yo in the past. But you know. Eh, ba sa inyo, you don't need anyone's advice. You don't need this person's advice or whatsoever. Pero pinipili mo pa rin makinig. Pero, nakikita ko yung energy mo. Magaling ka naman eh. Magaling kang tao. Parang you don't need anyone or anywho in your life. Kaya mong maging successful on your own. Present moment. And the Knight of Cups is here. Seven of Wands. Present moment. Wheel of Fortune. Nine of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces is here. Okay. So, present moment. May namamblema dito, but I don't feel like this is you. Iba sa inyo, this could be you, pero high chance that this is not you. Kasi nakikita natin yung energy mo na ikaw yung mas maraming kayang i-offer. Yung person mo na problema, ang daming iniisip ngayon. Daming pagbabago nangyayari sa buhay niya. And I feel like your person is being the Seven of Wands here. Masyado siya nagtatago or hindi masyado nagpapakita na siya ay namomblema or maraming pinagdadaanan dito with the Ten of Swords. These are like disappointments. These are like ending na nangyayari sa person mo. Itong ending na to nangyayari to para turuan siya ng lesson with the Hierophant. I don't know if it's an ending of a different connection, pwedeng a relationship, pwedeng friendship, or ending na may kinalaman sa communication, ending na may kinalaman sa stability. I can see here we do have the Hermit, Virgo energy. Ending na may kinalaman sa home. Okay, sa bahay or problema sa paglipat ganyan. So, maraming ending na pinagdadaanan. So, kasi patong-patong na problema na nakikita ko dito, hindi lang isa. This person wants changes, pero dami pa kasing kailangan ayusin sa buhay niya. Clarify the Knight of Cups. Clarify the Seven of Wands. Okay. This person, akala mo lang talaga umiiwas yung person mo. Hindi siya masyadong nag-open whatsoever. Pero may mga bagay kasi na gusto niya sarilihin niya lang muna kasi nakakahiya pag sinabi niya sa'yo. The Seven of Swords is here. I feel like nahihirapan yung person mo. Kailangan niya ng tulong pero hindi niya masabi na kailangan niya ng tulong. Sobrang nahihiya siya. What's with the Wheel of Fortune? Clarified by the Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Your person really do likes to have this change. No, kasi hindi talaga siya masaya sa kung ano meron na nangyayari sa kanya. Sobrang lungkot. Etong person mo, sobrang ang dami niyang pinagdadaanan. Kailangan talaga niya ng tulong. But you know, masyado siyang bumagsak. What's with the Nine of Swords? Yeah, the Five of Coins. The Five of Coins is problems regarding money. And isa ito sa pinakamalaking problema ng person mo. The Page of Cups. Gusto niya mag-offer pero may problem siya regarding pera. What will happen in the near future for the both of you? For our fire sign. Ano ang near future reading for fire sign, please? Aries, Leo, Sag. Ano ang near future for our fire sign? Aries, Leo, Sag. For the near future, please. One last shuffle. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides, for fire sign. Near future.
Nakikita kita as the king of coins, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Ang dami mong kayang i-offer dito. You do have a lot of offer na may kinalaman sa money. But you know, the devil is here, Capricorn energy. This is your person. Hindi siya makapag-decide. Hindi niya kayang i-make up yung kanyang mind. Although nakakita siya or gusto niya ng victory sa inyong dalawa, I feel like your person is the fool. Hindi niya alam kung paano i-handle ito. Like your person is having problem pagdating sa pagsiseryoso sa connection na ito. Kasi parang yung buhay niya ngayon is a joke. Like, this person wants a new beginning. Pero kulang siya sa action. Gusto niya ng new beginning with you pero kulang siya sa actions talaga. Ang dami niyang gustong sabihin na nahihirapan siya sabihin kasi malayo ka. Mas madadalian kang kausapin itong person nito kung may pagkakalapit sa inyo. Maybe mas madali siyang marinig kung malapit siya sa'yo. Mas madali mo siyang maiintindihan kung ano yung intention niya. Mahirap siyang kausap kasi malayo eh. So, there's distance. So, in the future, nakikita natin ganun din. You still have a lot of things to offer. Pero, mas maiintindihan mo siya pag kinausap ka niya ng malapit siya sa'yo. You know what I mean? So, wala pa ako nakikitang travel. Wala pa. Because nahirapan pa nga yung person mo sa problems niya. And gusto nga niya mag-offer pero ang hirap. Wala pa siyang pera. So, thank you for watching. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.